Sa video na to, pag-uusapan natin mga idol, ano nga ba ang mga factors na i-consider natin kapag pumili tayo ng bagong motor. So, unahin natin dyan mga idol, yung pinaka-una dyan is yung budget. So, kaya ba ng budget mo yung motor na natitipuhan mo mga dude? So, okay lang naman yan yung titipuhan mo kung meron kang sapat na pera. E, paano naman kung ulang yung budget mo? Siyempre, mamimili ka ng medyo mura na motor kapag kulang ka sa budget. So, kailangan mo lang gawin dyan mga idol is kapag namili ka ng motor is magtanong-tanong ka rin sa mga kaibigan mo kung sulit ba ang motor na natitipuhan mo. Baka agad nagkakaroon ng issue or nagkakaproblema ang motor na yan na nagustuhan mo. So, kailangan mo rin na magtanong-tanong sa iba, sa owners mismo ng motor na natitipuhan mo. So, okay ba yung motor na yan? O ano yung feedback ng mga users sa katulad ng motor na nagugustuhan mo o natitipuhan mo? So, pangit yung feedback niya, siyempre, hindi mo bibilhin yon. Hanap pa ng ibang klaseng motor. So, kailangan mo ng feedback bago mo bibilhin ang isang motor na natitipuhan mo para hindi naman sayang yung pera mo na pinaghirapan mo kung saan galing yung pera na pinaghirapan mo talaga. At tapos, ibibili mo lang ng motor, kara ng ilang buwan is nasira naman siya, mga idol. Tapos, hindi mo siya nagamit ng maayos. So, sad to say, mga idol, is sayang yung pera na pinanghulog mo doon or pinang-cash mo sa motor na yon na nagkaroon lang naman kaagad ng problema. Yun yung unang factors na i-consider natin, yung budget. So, kaya ba ng budget mo ang motor na yon? At syempre, magtanong ka rin kung okay ba ang motor na nagustuhan mo. So, pangalawa dyan mga idol is, para lang sa akin is yung gas consumption ng motor. So, pamahal ng pamahal yung gasolina ngayon, kaya kailangan natin na pumili ng isang motor na hindi naman masyadong malaki kumain ng gasolina. So, yung tamang-tama lang kumain ng gasolina yung tipid mga idol na motor. So, hindi mo naman kailangan ng magandang motor talaga. E, okay lang naman yun kung mapera ka, siyempre susunod ka sa oso. So, kung ano yung bagong labas, yun yung kukunin mo. Pero kung mahirap ka, hindi ka naman kailangan mo yun sa daily use mo, sa trabaho mo, or pampasada mo. So, kailangan mo makasiguro ng motor mga idol na bibilhin mo. So, siyempre, yung quality ng motor na inuna mo sa pagtingin. Tapos, pangalawa dyan is yung gas consumption niya. So, kailangan magtanong ka rin sa mga feedback or sa mga users na ng motor na natipuhan mo kung okay ba yung gas consumption niya, hindi ba siya matakaw or matipid ba siya. So, yun yung pangalawa na dapat i-consider mo kapag bumili ka ng brand new na motor mo. Yung pangatlo mga idol is, dapat yung motor na bibilhin mo rin is, yung dapat is nababagay rin sa iyo. So, sa katawan mo. Nababagay sa katawan mo yung bibilhin mo motor. Or kung mataba ka, siyempre, bibili ka ng motor na nababagay sa katawan mo yung medyo malaki rin. So, siyempre, mataba ka, baka mamaya bibili ka ng XRM, sobrang laki mo, tapos XRM binili mo, nagmumukha kang kamote doon sa ano mo, sa motor mo. Halos hirap makaahon yung motor mo kasi nga, so sobrang laki mo, bumili ka ng motor na maliit. So, dapat yung bibilin mong motor dyan is yung tama rin sa katawan mo. So, kung malaki ka, bibili ka ng medyo may kalakihan din na motor. So, kung mataba-taba ka, nababagay sa iyo dyan, mga Sniper, mga Aerox, mga NMAX, mga ganyan. So, mga GLX, XL, yung mga malaking motor. So, kung maliit ka naman, syempre, bibili ka rin ng maliliit na motor like Raider 150, mga ganyan, Wave, or mga XRM, kung ano dyan, mga maliliit dyan, mga Mio, mga ganyan. Pag maliit ka na, tao mga idol. So, hindi ka bibili ng motor na maliit ka, bibili ka ng malaki. Tapos, ang pangit mong tingnan para kang ipis dyan sa motor mo. Na nakapatong lamang. So, tatawanan ka ng tao kapag ganun yung tsura mo. So, malaki yung motor mo, maliit ka, nakasakay. Or kaya, sobrang laki mo, ang liit ng motor mo. So, pangit. So, ang mangyayari dyan, kapag hindi mo na gusto yung motor mo, is ibibinta mo ng second hand na napaka baba na mga idol. So, yun yung naging problema kapag bumili ka ng motor. So, hindi mo na-i-match sa katawan mo. So, bumili ka ng motor, malaki ka, bumili ka ng maliit, so naging pangit tingnan. So, bumili ka ng malaking motor, maliit ka, pangit din tingnan. Dapat nakamatch sa katawan mo mga idol. Yung bibilhin mong motor is tama, tumpak sa tsura mo rin. Kung maliit ka, siyempre, taman lang. Kung malaki ka, siyempre, yung bibilhin mong motor is nababagay rin sa katawan mo mga lode. So, yun yung pangatlo natin na factors na i-considered pag bumili ka ng motor na brand new man yan or second hand. Pang-apat mga idol, yun yung pinaka-importante dito is dapat yung bibilihin mong motor is meron siyang pyesa aftermarket. So yung bibilihin mong motor,
Kapag nasira yan, dapat may pyesa siya na available para maibili mo at mapalitan yung pyesa ng motor mo na sira para makatakbo ulit. So kapag ang motor na binili mo is bagong-bago yan, tapos wala pang pyesa, ang mangyayari dyan is tatambay lang yan sa bahay mo. Hindi mo magagamit. So masasayang lang yung pera mo kasi nga mag-aantay ka pa ng pyesa kung saan-saan galing. O orderin mo pa kasi wala nga available doon sa market na naibibenta. So kailangan nabibili ka ng motor is yung pyesa niya is available sa tindahan. So yun yung apat na factors na i-consider mo kapag bumili ka na ng motor. So kapag bibili ka or pipili ka ng isang motor. So kailangan mo lang dyan is budget. Kaya ba ng budget mo ang motor na natitipuhan mo? Siyempre, kailangan mo rin karoon ng feedback or magtanong-tanong sa kakilala mo kung okay ba yung motor na yan natitipuhan mo, matibay ba siya, hindi ba kaagad sirain. So pangalawa dyan, siyempre, kailangan mo dyan is titingnan yung gas consumption niya kasi nga ang mahal ng gas ngayon. So matipid ba ang motor na yan, is katamtaman lang ba yung consumption ng gas na yan. So pangatlo, siyempre yung bibilhin mong motor is nababagay sa'yo. Kapag hindi mo nagustuhan or hidaming sabi sa'yo ng mga tao, ibibinta mo yung motor mo sa napakababang presyo na lang. So naibili mo ng 100, bibinta mo lang na yan 70, so lugi ka kaagad ng 30. Okay lang kung mabili pa ng 70. Paano kung hindi mabili ng 70? So mabibili lang ng 50, di lugi ka ng 50% na yun. So at ang pang-apat, ang panghuli, siyempre, ang kailangan mo dyan talaga is yung motor na bibilhin mo is billable yung pyesa niya sa market. Kailangan ilagay mo sa siguro yung motor na bibilhin mo, mga idol. So ang dito na lang yung video natin. Kung nagustuhan mo yung video natin, paki-like na lang siya. Kung gustong ipapareview na motor, so comment down below na lang yung motor na gusto mong ipareview. At siyempre, mag-subscribe ka na rin para lagi kang updated sa video na i-upload natin dito sa channel ko, mga idol. So this is Bukidnon Vlog TV. Ride safe at ingat palagi.